hindi mo ako mag-iinimay ni mo na nandun sa decision, ha? Well, congratulations kay Ming Zubiri. Sana magkaisa na lang po kami. Maraming salamat sa inyong pag-welcome sa inyong Congress Lecture. Anong tanong? Yung nag-confirm, sir. Nagkita. Siguro naman, natatandaan niyo pa, matagal din natin pinag-usapan si Chief Justice Renato Caron. May vacancy ngayon sa Supreme Court. At isa sa mga nominado ay pamilyar na mukha na umarap sa impeachment trial na sinasabi nilang malapit at kabarilan ni Pinoy. At kasama natin siya ngayon. Wow! Guys, BIR Commissioner Imenares. Welcome! Welcome to Who Wants to Be the Next Chief Justice? First question, Commissioner, may dollar account ba kayo? Oh, meron. Ganun lang kasimple yun, declared ba siya sa salin? Or... Oh, declared to siya sa salin. So now that we have that out of the way at settled yan na may dollar account si Commissioner, hindi na natin tatanong na kung magkano dahil at this point, respetuhin na natin yung bank secrecy law. The next question is, tutubang kabarilan kayo ni Pangulong Aquino? Kasi when you say kabarilan, magka-same proficiency kami, no? Sa totoo lang, teacher ko ho si President Aquino sa pagbabaril, no? He was the one who taught me how to shoot. And he's still the one training me how to shoot. So, hindi totoong you go way, way back with President Aquino in Ateneo? Hindi totoo yun? He was never my classmate. Because I never took up a bachelor of pre-law degree in Ateneo. So, ma'am, paano nag-cross ang lendas niyo ni Pinoy? When he decided that he will run for presidency, I was among the people whom he asked to help him craft his policy. So I was heading the secretariat of the policy group. Pero ma'am, puntahan lang po natin itong nominasyon ninyo sa ito nga sa napipitong CJ post. Ano po yung unang-unang reaction ninyo? Kasi alam po natin na may proseso, hindi po ba? Na para unang muna kailangan muna ma-nominate sa JBC yung mga napipintong kapalit ng for CJ, hindi po ba? Then, kailangan then tanggapin ng mga taong ni-nominate okay, before the deadline of the close of the nomination. You're anything. Still thinking, pinag-iisipan pa rin yun? Yeah, because I am doing so many things in the bureau, no? So it's not something that you can easily let go and say you want to shift. Ano po yung percentage ng yes or no ninyo sa pag-accept? Wala percentage. Wala pa. Kasi kung alam ko yung percentage, di alam ko na kung paano ko mag-decide, pero wala. But the only agency institution that can actually nominate, then I have to fill the position in 90 days. They have promised mga 1 month yata to finish the deliberations. Makailangan, bakit? But yung hindi man ako mag-iinimay ni mo na nandun sa decision, ha? Hoy! Magaling ako mag-ini-mini-may ni mo! Mamaya na nga yan! Mag-uumpisa na tayo, eh! In the event po na kayo ang mapiling kapalit dito sa post ni dating si Corona, ano po sa tingin nyo ang pwede nyo gawin to sort of convince everyone na paikirali nyo yung same independent path that you took on sa BIR? Well, I guess if you will examine what we do, what I've done in the Bureau of Internal Revenue, you know, it's all based on evidence, based on the law. I don't really care who's involved. You know? I always say, this is just a job. I'm just doing my job. Parang there's sinasabi ho nyo na bagay kayo sa Supreme Court, na very cerebral, very dispassionate when you approach things. Hindi. Bagay ako in doing professional things, wherever it is. How do you feel about ito pong pagdami ng list, ng paghaba ng list ng mga nominees? Kasi right now, we have 38 or 40 nominees. Well, the more, the merrier. Ang mga maglalaro sa gabing ito ay mga cabinet members, Supreme Court justices, at maraming pang iba.
I think everyone is entitled to nominate whoever they feel is qualified, no? Hindi ba puntos rin against your appointment yung fact na malapit kayo sa presidente natin ngayon? Well, as far as I'm concerned naman, at the end of the day, no, you can never make everyone happy. Whatever decision you make, there will be 50% who will be unhappy, 50% who will be happy. Pero ito nga pong nominee ninyo sa CJ Post na si DOJ Secretary Laila De Lima, may mga lumalabas na reports na talaga naguguluhan din siya. Drawn din siya sa trabaho niya eh. Madami siyang kailangan asikasuhin sa kanyang ahensya na pinamumunuan ngayon, which is DOJ. And at the same time, parang minaniligaw din sa kanya na tumakbo sa pagkasenador. Yan ang hindi ko pa nga alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Actually, tatlo ang choices ko nga kung titingnan nyo. No? Yung I'll just stay here at the DOJ kasi napakarami pa ng mga challenges. Shift ako sa politics to join Senate or further in my career na as a lawyer sa Supreme Court naman. Sabarin natin. Hindi ko talaga alam, nahihirapan ako ngayon sa position na yan. Hindi mo alam. Baka hindi mo lang naiintindihan. I-share ko lang yung sinabi ni Senator Cheese kasi nung na-cover natin siya last week, ang peg niya talaga ng young among the candidates is si Commissioner Kim Henares. At nabanggit nga niya, ang advantage ng pagiging young, ng isang pagiging bata ng isang Chief Justice, is magkakaroon ng predictability and stability within the Supreme Court. Ang factor siguro, tama ka, yung hapa ng panahon na paninilbihan kung bata ang mailalagay. Hindi yung kakayanan, ha? Dapat timbangin ng JBC at ni Pangulo Aquino, gusto ba natin ganong katagal? Are we going for stability, predictability of decisions and of the court? For me lang naman, this is the guiding principle, no? I went into government service because I had of a desire to provide public service and to try to help my country. I think that is always the first thing foremost in my mind. Where is it that I will be more effective? Where is it that my country needs my help most? Ang mabibiling next Chief Justice ay mananalo ng mga sumusunod. Isang condominium unit, $2 accounts na nakadeclare sa SALN, at ang corona bilang bagong Chief Justice. Joke lang! In-extend nga pala ng Judicial and Bar Council ng hanggang July 2 ang submissions ng mga nominations. So, Commissioner, you still have until July 2 to decide. Yeah. Okay. Anyway, maraming salamat, Commissioner Kim Henares. Thank you. Well, congratulations kay Ming Subiri. Sana magkaisa na lang po kami. Okay, tapos na ang bakbakang Pacman at Bradley. Pero ito pa, 2007 elections, ha? Hindi pa rin tapos ang bakbakan. Nina Coco Pimentel at Mig Subiri. On the right corner, Coco Pimentel. On the left corner, Mig Subiri. And I'm in the middle, Ice Baday. Oh, dong, pwede ka nang suntukin. Dito sir, hindi pinaglalabanan yung trophy o kaya title, pero yung pwesto sa Senado, kung sino yung dadalahin ng una sa darating na election next year. So, pareho naman silang dadali ng UNE, di ba? Ng United Nationalist Alliance. Ang problema, ayaw niyang kasama yung isa. For the record, si Mig Subiri okay naman, ano? Na kasama niya si Pimentel. Pero si Pimentel talagang ayaw na ayaw niya. Lumiham siya sa kanyang ninong, di ba? Kay dating Pangulong Joseph Estrada, na parang tinatanong niya kung bakit kailangan pa silang magsama sa isang partido, na kung maaari ay parang vehemently he was saying na ayokong makasama, di ba? Si Migs. Yan, tanggap ko. Naiyak ako. The fact that there's an insinuation that he cannot join the campaign team if sent Migs Subiri with us. So that will be a big problem on the part of the our coalition. We have not decided that yet. I think the vice president will tell you about that, not me. Came to a point na pinapili niya yung partido. Me or Migs. Iga, sir. At kinol yung challenge niya.
Yung nga sir, sa kabila ng tahas ang pagtutol ni Coco Pimentel, talagang nagpahayag pa rin yung una na formal nilang ipinahayag na dadalahin nila si Mig Zubiri. Yes, because that's what we agreed upon before even Mig joined the PNP. That any member of the PDP and PNP, once we recommend them as our nominee in the Senatorial State, will be accepted. Pwede ba? Hindi pwede. Akong kakausap sa kanya. Last Pimentel time na nakausap namin una. Si Coco Pimentel na nakipag-usap siya sa mga reporters, parang still in a quandary kung ano ba, kung iiwanan ba niya or hindi yung una. Kasi di ba, maaalala natin, yung una is a coalition between PNP and PDP Laban. PDP Laban. And as we all know, yung PDP Laban ay yung sa ama niya, di ba? So partido parang partido na binuo ng kanyang tatay. Kasama ni Mayor Binay. Yes, exactly. Well, pero medyo masakit ito para kay Coco Pimentel at sa tatay niya, yes, na tipong pinapili na sila, pero mukhang ayaw pumili. At pinaninindigan nila ERAP at ni Binay na hindi. Pasok sa lineup pa rin. Nang una, si Mig Zubiri. Ang ginawa nila hindi tama. Sapagkat mukhang pinapangibabaw nila ang practical politics over moral principles. Ay! Tingin mo, technical na ano laban? Below the belt daw sabi ng tatay. Bah! Malay ko! Di naman ako referee eh! Pero sir, si ERAP kasi parang ang sinabi nga niya, parang gusto niyang gamitin yung kagaya sa experience niya eh. Kasi di ba siya, si Mig Zubiri din before, binabatikos din naman siya nung Spice Boys pa si Mig Zubiri sa Congress at nung presidente pa si ERAP. Kasama siya sa mga grupo ng congressman nga pala na nagpa-impeach kay ERAP. Kay dating presidente ERAP. Kaya nga si ERAP, parang gusto niyang sabihin kay Coco na gayahin mo na lang ako, give and forgive na lang. Ganun yung... Bakit indispensable, parang indispensable o hindi mabitawa ng una si Mig Zubiri? Given the slate that we have right now, at least mga naririnig natin na nag-express tumakbo, may laban naman kahit paano si Migs, and it will do good for una. Ako ay nagtitheorize lang. May recall pa rin kahit paano. Oo, may recall pa rin. Bilang reporter, ako ay nagtitheorize. And magandang ano, di ba pagka nakita ng mga tao na nagkaroon ng reconciliation between the two of them, di ba ang ganda rin yan para sa partido? Maganda sa story. Pero in the same way, nakapagka may intrigang ganyan, lalong all eyes sa mga tao sa partido. May mas practical na dahilan dyan eh. Iniisip nila, ilang boto ang kayang dalhin nito o neto sa partido pag nagkaroon ng eleksyon? Kaya naman dun, sir, sa survey, lumalabas na pang-pito si Coco Pimentel at pang-sampu naman itong si Mig Zubiri. Itong naririnig natin mula sa mga sources, na para sa partidong una, importante sa kanila yung boto na kayang dalhin ni Mig Zubiri mula sa Mindanao. Baluarte kasi ng mga Zubiri ang bahaging yon ng Mindanao. Ilan lamang kami ang may tsansa na manalo na galing po sa Visayas at Mindanao. Sana magkaisa na lang po kami. Naka-practice ata si Migs eh. Handang-handa, oha? Tingin ko rin, Dong. May naisip na paraan si Mig Zubiri. Bakit daw hindi na lang gumawa ng dalawang line-up? Hindi lang magka-campaign sila separately. Team A, Team B. Hindi naman kami mag-Team A, Team B eh. Pwede sa isang Team A, anim na senador. Pwede ako sa Team B, pang-anim na senador. Pwede po kami mag-ikot na hindi po ako magkasama. Seryoso naman ho ako. Mahirap yun. Paano yung magkakapit kamay sila, di ba? Parang ipokrito naman daw kung itataas niya yung kamay na katabi niya na naging cause daw ng hindi niya pagkapanalan. Hindi mag sila magtabi. Magiging silang dalawang tao sa pagitan. Sana yung babatikusin niya po, yung mga nandaya. Hindi yung mga beneficiaries dahil, as I said, mga biktima naman po kami lahat. Mga biktima naman po kami lahat. Hindi naman po kami... wala naman po kaming kinalaman dun. So, quite unfair na pati ako idadawit po niya. 2007 pa nangyari yung
naglabanan sila sa eleksyon. Pero hanggang ngayon, yun pa rin ang issue ni Senator Coco Pimentel. Di pa siya nakakabuhay. Which is yung dinaya siya noong 2007 election. Yun po yun. So, hindi yata nakita ng una na prinsipyo itong pinaglalabanan ko. Pero anyway, alam ko na prinsipyo ito. So, tuloy pa rin po. Tuloy pa rin ang aking pagkukonsulta. And I will stick to my principles. Well, congratulations kay Mig Zubiri. At although nauna ako sa una, mukhang siya ang may iwan sa una. Balik pera! Di pa nga tapos, may panalo na agad. Sinasabi kasi niya, nauna po siya sa una, ako huli na dumating. Pero ang nagdesisyon po ang Execom. Sa desisyon ng una, nakakalungkot no, kasi ako'y nagmakaawa sa kanila. Pero of course, naintindihan ko na, you know, PDP Laban, ako mismo, kahit presidente ako ng PDP Laban, I have no right to dictate on una. So ako'y nakiusap lang at hindi po napagbigyan yung aking pakikiusap. So ako po ibabalik sa aking kapartido, ako'y ibabalik sa aking mga supporters at sa aking mga kaibigan para po mangonsulta kung ano yung dapat kong sunod na hakbang na gagawin. Paano ba yan? Weather lang! Kaya hihintayin natin ang rematch dito sa Dokumentado! Nakabalik na si Pambansang Kamao. Imbis na magka-motorcade, diretso siya ng Sarangani para mamigay ng relief goods dahil binaha o binagyo ang mga kababayan, constituents. Trish Roque. Siyempre, sir, alam naman natin yung nangyari na tinamaan nga nung shallow, low-pressure area na talagang malakas yung naging effect dito nga sa Mindanao. At binaha nga yung mga constituents ni Congressman Manny Pacquiao sa Sarangani. At siyempre, nung pagdating niya, sinalubong siya dito sa Manila. Nagkaroon siya ng konting press con sa Midas Hotel. Hindi pa sana ako uwi dito ngayon dahil lang doon sa probinsya ko. Kailan ko makauwi sa Sarangani dahil doon sa mga napiktuhan ng baha. Kaya iniwanan ko lang yung mga anak ko doon, yung pamilya ko, para makauwi kagad sa Sarangani, sa probinsya ko. Klaseng hero's welcome to para kay Manny. Uh-huh. Hero siya ng mga nasalanta this time. And kataon no, na magpa-Father's Day noon, so parang malayo siya sa family niya. Pero mas kailangan naman daw kasi siya ng mga tao. Father's Day ngayon, pinahintindi ko na sa mga anak ko, na sabi ng mga anak ko, bakit aalis dali, lalo yung babae ko. Dati bakit ka aalis? Sabi ko, pupunta ako sa uwi ako ng Sarangani na dahil kawawa yung mga tao, nabahaan, kailangan nila ng tulong ko, kailangan tulong ni daddy kasi si daddy congressman daw. Sabi ko, ito kong politik yung pagkakasabi na yun, ano? Mm-hmm. Parang iniwan niya mas lahat. Mas importante yung pagiging ama niya ng Sarangani. Parang kulang na lang yun ang sabihin niya. At doon nga siya nagpunta sa Glan, Sarangani, na pinaka naapektuhan nga nung baha. And syempre yung mga tao doon, sobrang tuwang-tuwa sila na dumating siya. Na magandang gesture naman from Manny kasi yun nga, parang nakita ng mga tao na lumaban siya eh. Tapos right after the fight, may nakita siyang nangyari doon. Dumiretso naman siya agad. Parang nakalimutan yung natalo siya actually sa laban niya with Bradley. Totoo, sir. Siyempre, dahil si Mommy D ay Pac-Mom, sumama din siya kay Pac-Man dun sa pamimigay nga ng relief goods dun sa mga kababayan ni Manny na nasalanta sa Sarangani. Pero mukhang may mas interesting kang binisita habang nandun ka. Etong si Mommy Junisha. May bagong mansyon. Yung pangalawa, yung kung saan tayo nag-interview sa kanya, parang ibebenta na daw ni Mommy D. Bakit? Kasi apparently, ayaw na ni Mommy D dun sa kanyang mansyon dahil nalaglag siya sa hagdan. Ow! Nagsisiko dun sa ang taas. Second floor. Hindi pwede sa akin. Pareho kami ni Mommy D. Nahihirapan din ako pag akyat sa second floor. Ganun talaga pag tumatanda. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ingat ka kasi pag akyat. 900 square meters yun. Wow. Sabi ko, pinapungsoy mo ba to? Baka mamaya, maaksidente ka na naman dito sa bahay mo. Pinapungsoy ko to. Uh-oh. Si Master Tom ang nag-ano. Kung saan, pinaduguan namin ng ano. Nang ano daw? Makinig ka kasi, huwag kang excited! Pinaduguan namin ng ano, ng kambing.
Ang gumawa niyan, sir, yung kanyang bagong friend, si Master, sino? Si Master Tom. Si Master Tom na isang faith healer. Kasi sabi ni Mami D, nagkasakit daw siya ng malala. Na nagmamanhid daw yung katawan niya, ganyan. Tapos dinala daw siya ni Manny sa US, wala naman daw nagawa si Manny. Walang nagawa yung mga doktor doon, wala daw makitang sakit sa kanya, pati dito daw sa Manila. Mamanas ang katawan ko. Buti na lang nakarating siya, tinawagan ng pinsan ko. Siya ang ano, hinilot lang niya. Konting hilot-hilot lang, ganyan-ganyan, punas-punas ng langis. Eh okay na siya. Gumaling na daw itong si Mami D. Kaya from then on, talagang naging ano na siya, naging very staunch supporter. Siyempre, tinanong na rin namin, ano yung parang binayad sa kanya ni Mami D? Kasi siyempre, bumiyahe siya ng Jensen eh, para gamutin si Mami D. Ito sabi ni Master Tom, wala daw bayad yun. Sa akin, wala. Hindi po ako naniningil kung anumang may role. So ayon sa aking kapangyarihan, ito po ay ritual. May ritual kasi na tinatawag tayo. Kasi minsan may tinatawag tayo na dito sa lupa habang nakatungtong tayo, mayroon tayong tinatawag na alay. Nakikita baka namin lagi si... ni Mami D ang faith leader na yan, ha? Actually, hindi ko alam, ha? Pero iniintriga nga eh, kasi lagi silang terno na damit, naka-stripes. Hindi, pero natanong mo ba si Mami D? Hiwalay din naman si Mami D, so okay lang. Okay, Teta, may angulo ba tayo dito sa story nito ni Trish Roque? Master Tom, nahilot na kaya ang puso ni Mami D? Yawn. Second angulo si Trish Roque. Mami D, love is lovelier the second time around. Anong tanong? Yung nag-dinner na naman. Part 1. Confirm, sir. Nagkita. Okay, heart at cheese. Kathang isip lang ba to, MJ? O produkto ng pakulo ng mga PR professionals na alam mo na, of course, malapit sir, dahil election. Malapit na yung election. Alam mo, minsan nga iniisip ko kung fantaserye lang ba talaga yan. You would know. Saan ba, saan ba nagmula itong mga usap-usapan ito na nag-date yung dalawa? Ako, chef, kaya nga nakakagulat eh, kasi sa actress nagsimula yan. Nung sa isang pahayagan, inamin niya na, nung late summer pala, May yun, inamin niya na twice na raw silang lumalabas si Senator Cheese Escudero, pero wala siya, iniwan niya sa ganong hanging statement. Nag-roll na yung story at inisip na nung iba, baka nga romantically involved. At sila na nga ngayon yung nag-date, lalo na may iba nag-tweet, spotted together daw sila. But anyway, yun nga, sa isa na namang hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong natin si Senator Cheese sa isang restaurant. Tanungin ko na tungkol kay Heart. So, dinaan ako sa tawa at sa ngiti, as usual, ni Senator Cheese. Ano pang iso? Hindi niya sinagot, MJ. Oo, hindi malinaw. Hindi na naman biniten malinaw. Biniten ka, nang bibiten. Sa dami ng problema ng bansa, hindi ako namumula niya. Hindi niya. Bet ko mukap mo, ha? In fairness. Sigurado ka? Powerful, te! Winner ka dyan! Anong tanong? Yung nag-dinner nagkita. Ano yung tanong, di ba? Ano yung tanong, di ba? Oo. Okay. Alam mo, news and current affairs kayo, hindi bagay. News to all. Pero hindi nga, nagkita kayo, nag-dinner kayo, sir. Hindi bagay. Hindi, hindi bagay yung tanong. I think kahit paano, win-win situation pa rin to para kay Senator Cheese Escudero, di ba? At kay Heart. Publicity pa rin yan. At kay Heart. So si Heart Evangelista, si pinakamagagandang mukha sa showbiz. Kahit paano, I think she will be a good news to... At maganda ang pamilya at background niya. At close siya kay Senator Miriam Defensor Santiago. Ang weird, no? Kung isipin mo close si Senator Miriam kay Heart. Talaga? Groovy. Hanep, no? Plastic. Hindi nga niya alam kung maka-flatter daw siya o hindi. Dahil daw, dahil hindi raw siya showbiz. Naninibago ko doon. Hindi ako sanay sa ganun. At mas magulo ang mundo ng showbiz kaysa politika. Kaya dito na lang ako sa politika, huwag na lang sa showbiz. Ha? Ako? Jaryo? Bakit? Maraming nababalita tungkol sa'yo eh. Boom! It helps. Pag mga chismis na gan, it helps para tumaas yung recall ng politiko. Pero sir, alam naman po natin na hiwalay na itong si Senator Cheese Escudero. Walang masama po. Eh kung ito nga po, dahil tapos na,
Sa tingin niyo po, makakasama ba ito sa kanyang imahe? Na parang, wow, bilis naman mag-move on, hindi naman no, naayos. Some people would masyari say na they actually would make a very good-looking couple. Nakausap natin kasi si ano si Daniel Matsunaga, yung ex-boyfriend ni Heart. Anong reaction niya bilang ex-boyfriend? Kasi recently lang rin sila nag-break. I have nothing to say. I wish them lucky, of course. And I'm happy for them. And well, there is nothing for me to say. I didn't even know about anything about that. And I'm already with my life, my own life, so there's no problem anymore. Ang palaya ka ba? Ang bitter mo kasi eh! Boom! Ano yung message mo kay Heart? Siyempre magkaibigan kayo. Wala. Showbiz of politics. Siyempre, politics! Oh, inga! Ha? Tinanong mo pa, hindi ka naman pala naniniwala. Wala. Wala lang. Parang showbiz lang, no? Boom! Mapagimik man yan o true lalo, huli pa rin yan dito sa Dokumentado! Dokumentado! Picture of the Week! Ito ang kuha sa intensive care unit ni Dolphy sa Makati Medical Center. Pinost ito ni Sasha Padilla sa kanyang Instagram account at mabilis naman itong kumalat sa internet. Yan ang mga sulat na gawa ng mga anak ni Dolphy at sabi ng kanyang anak kay Sasha na si Sia, "I guess I'm pretty lucky because I can spell hero with just three letters. D-A-D." It's actually very good news for the family and for lahat na nagmamahal sa daddy ko. No? So right now, tinanggal na siya dun sa machine. He's breathing on his own. Hindi na kailangan i-pump. So, kumbaga hindi na pinapwersa yung lungs niya na huminga. Happy Father's Day po, Mang Dolphy. Patrick Paez, Dokumentado.